Ilang probinsya mula sa Visayas at Mindanao ang nakasama sa lugar kung saan naitala ang pinakamaraming bagong COVID-19 cases ayon sa Octa Monitoring Report. Isa na ang Iloilo City, pero umaapila ang lokal na pamahalaan nito sa paglagay sa kanila sa ECQ. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Teresa Urmatam. Dahil sa banta ng Delta variant, nilagay ng IATF under ECQ ang lungsod ng Gingoog, Cagayan de Oro at Iloilo. Dalawang close contacts na ng isang Delta variant case sa Gingoog, Misamis Oriental, ang nagpositibo sa COVID-19, pero inaalam pa kung Delta na rin ang kaso ng mga ito. Nanawagan na nga si Emano sa DOH na dagdagan pa ang vaccine allocation sa Misamis Oriental. Sana maintindihan po nila na napalagitnaan po namin yung Cagayan de Oro, and every time natataas yung kaso ng Cagayan de Oro, sumasama po, tumataas yung Misamis Oriental. Apat na kaso naman ng Delta variant ang natala sa CDO, at sa pagpapatupad ng mahigpit na lockdown noong Lunes, ilang residenteng walang dalang barangay exit pass ang tinikitan. Sa programang Agenda ng One News, inamin ni CDO Mayor Moreno na may pagkukumpulan ng mga tao sa checkpoints. Hindi lang nangyari sa sobra ng checkpoint. Nagkakakumpul-kumpul tuloy ang mga tao. While border control is important, no, pero dito kasi sa Cagayan de Oro, it's a convergent city. Marami na nagtatrabaho sa Cagayan de Oro are from the neighboring municipalities. Sa Iloilo naman, walang kaso ng Delta variant ang natatala pa. Pero kaya daw nilagay ang lungsod sa ECQ ayon sa DOH dahil high risk na raw ang kanilang ICU utilization rate. Ito ay ikinadismaya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas dahil hindi mismo ang mga residente ng lungsod ang maraming positive patients. 60% of the patients in the hospitals come from the provinces. So no matter what we do in the city, we'll have no bearing at all in the utilization rate of our isolation beds and ICU beds. Pero muling iginiit ng palasyo na sa datos nakabase ang desisyon ng IATF sa quarantine restrictions. Maski karamihan ng pasyente ay galing sa labas ng Iloilo City, yung healthcare utilization rate naman po ay factually and objectively measured, ilang ICU beds pang available at ang lumalabas po ay zero ICU bed available na. No? Mukha ng balita, Teresa Urmatam.